Makita nyo. Kala mo mga ahas na pumulupot sa kahoy. Hindi kasi kaya ng konti lang ito mga kaba. Hindi lang kaya ng 10, hindi lang kaya ng 15, 20, 30, 50. Hindi kaya ito. Sa dami po ng mga galing dyan sa dagat na basura, hindi kaya po ng malit lang na persa ito. Ito po yung nakikita nyo mga kababayan yan. Talagang malahat dog na niluluto. Akala mo anaconda na nakahilera dito na handang manuklaw. Akala mo sausage na mainit-init pa na pwede nang ibenta. Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay Lunes, August 12, alas 3 po ng hapon at ganito po ang sitwasyon dito. Kung makikita nyo po itong parte ng Manila Bay Dolomite Sand dito sa dulo, sa tapat po ng Diamond Hotel, ganito po ang mga tambak na basura na sumambulat dito. At ito yung mga higanteng sausage na ito. Ito yung galing sa gitna na humaharang po sa mga basura sa dagat. Yung mga galing sa Nabotas, Paranaque, Cavite. Kasi itong area dito mababa. Nagiging catch basin ito. Ibig sabihin mga kababayan, pag yung mga basura galing doon, ayan, dyan makikita nyo, diba dapat nakaharang na dyan kasi nga may reclamation. Pero bakit marami pa rin mga basura na nagpupunta dito? Ibig sabihin mga kababayan, merong nagtatabon talaga ng basura, lalo na sa mga informal settlers na mga nakatayo dyan sa mga coastal. Sa mga susunod mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung mga maraming mga ano dyan, mga squatter po dyan sa may parting ano, mga gilid-gilid po ng coastal. Pakita nyo. Kala mo mga ahas na pumulupot sa kahoy. Hindi kasi kaya ng konti lang ito mga kababayan. Hindi lang kaya ng 10, hindi lang kaya ng 15, 20, 30, 50. Hindi kaya ito. Sa dami po ng mga galing dyan sa dagat na basura, hindi kaya po ng malit lang na persa ito. So makikita nyo dito mga kababayan. Makikita nyo. Ganito po yung sitwasyon dito. Mula yan, dito hanggang dun sa dulo. Ito talaga yung mga humarang noon na ginamit po sa Manila Bay Rehabilitation Program. Lahat po ng manggagaling dyan sa basura kasi ito, nakahilere dyan sa may gitna. Diyan sa may ano, diyan sa may wall diyan, wall breaker diyan, wall na harang po sa Manila Bay para hindi gumilid yung mga basura. Yan nga lang nung naluma na, hindi na napakinabangan at nandito na lamang siya sa gilid. Nagmisto lang ano na siya, pangit na sa paningin. Kaya pag pupunta ka dito, ito po yung agaw pansin dito. Talagang malayong malayo na ito sa unang kita natin sa bagong rehabilitation noon. Dahil na rin yan sa mga ano, nasa coastal area na patuloy na nagtatapon ng basura. At yung mga barko dyan, huwag na tayo maging ano, hipokrito kasi yung mga barko din dyan, nagtatapon din sila ng mga basura nila dito. Kasi merong naaktuhan ng mga barko dyan na nagtatapon ng mga basura. Meron pang troso. Kita nyo dito mga kababayan, may kahoy. May mga tsinelas, may bowling po. Oh. Mga bote. Yan.
May tumbler. Yan o. May gulong. Kung ano-ano pang makikita dito. May styro, kawayan. Ito yung mga hindi natutunaw. May sako-sako pa o. Styro to eh. Hanggang dito yan, makikita nyo dito. Sumasabay po sa lakas ng tunog ng alon dito. Ganun din kalupit yung mga basura na nakahilera dito. Sa umaga sila makikita, mga kababayan, na naglilinis. Aso ko, konti lamang sila. Kailangan talaga ng marami dito. Ano kayang pwedeng gawin dito, mga kababayan, itong nakahilera dito na mga nagmisto lang, mga sausage, na mga hotdog dito. Ayan o. Ang sama na tignan eh. Kailan kaya matatapon ito sa tamang lagayan? Kung hindi na kailangan, itapon na. Tatanungin ng taong bayan, nasaan yung 389 million na budget, di ba? Kung hindi nyo tatanggalin ito, wala, araw-arawin natin ito hanggang makita ito ng local government. Ano sa tingin nyo, mga kababayan, no? Yung iba kasi, doon lang yung pinapakita, yung malinis. Pero pagpunta kayo dito, pag pinuntahan nyo dito sa dulo, dito nyo makikita na sa sobrang dami ng basura dito, mananampal na, nananadyak na yung basura dito. Totoo lang. Lakad tayo hanggang doon. Diba doon, wala nang basura doon sa harapan. Pero dito, itry nyong pumunta, mga kababayan. Eh yung iba kasi pinagtatakpan nila, ang pinapakita lang yung malinis. Ipakita nyo rin yung madumi, mga kababayan. Ako, hindi ako against sa project na ito. Pinapakita lang natin yung tunay na kalagayan dito, mga kababayan. Sana tuloy-tuloy nyo po na suportahan po ito, mga kababayan. Yung mga pagbibigay natin ng update. Tulungan nyo po ako na ipakalat nyo po itong video na ito para magkaroon po ng tamang sistema. Kasi pag hindi nyo po sinir ito, hindi nyo ipinakalat, magiging kwento lang po ito. Magiging issue na walang kwenta. Pero pagka binigyan po natin ng importansya, yung pag-like nyo, pag-share nyo, at itag nyo yung mga tutulong dito, mga officials ng local government sa mga official dito, malaking bagay po yan, mga kababayan. Ayan o, ganyan po yung kaganapan.